At syempre, mga bossing. Ang galing na ang tono ko ngayon. Nag-bashing lang ako para na akong ano, taga-Samba ako, taga-Batangas. Okay mga bossing, syempre ano ba nga ba? Mawala ba naman sa ating video ang ating maliit o malaki man na galing kung saan ay ating ina-unbox para makita nyo ang kanyang actual physical appearance. Okay mga bossing, syempre pa yung bago natin gawin yan, tayo tatagi muna ng charan. RH. So it's RH time. Okay. So, mga bossing, meron tayo ngayong item dito, which is from Maki Electronics pa rin sa ating partner store. Actually, meron na tayo nito nakaraan. Hindi ko na ano. Apat kasi yung order ko nito. Plano ko kasi sana, ang unang plano, ay gagawin pa rin naman na ipapalit natin itong GT100 doon sa Twitter ng ating taran. Kasi medyo dispalinghado na isang Twitter dito eh. Ng ating KR310. Okay? So, may darating pa tayong apat na piraso nito para dun. So, for the meantime, itong dalawa na ito ay dadagdag natin sa ating project kasama ng Etneb, kung naalala nyo, no, sa isang video natin. Meron tayong Etneb speaker series rebuilt and reused. Kumbaga yung mga galing sa junk ay mapakinabangan natin muli. So, kung mapapansin nyo ito, nakita nyo ito nung unang video ay hindi siya mukhang speaker, pero ngayon ay pwede na. Pero ito ay mid-range. Mid-range pero meron din siyang output ng high, etc. Parang wattage nito, 37 watts. Basically, this is 40 watts with 3 ohms impedance. So, isi-series natin yan or ipaparallel para basta makita nyo naman yung installation natin sa gagawin nating column speaker. Gagawa tayo nung, kung nakikita nyo mga bossing, uso ngayon yan. No? Sa mga setup ay may makikita kayo yung pang-ibabaw nila, pang-ingay ay talagang maliliit lang. Pero saan damak-mak? kung hindi apat na tig 8 o tig 16, tapos it, apat na Twitter, etc. Pero napakaganda ng tunog at malayo bumato. So, susubukan natin gumawa ng ganon. Ano? So, ito nga. So, unboxing na lang muna tayo. Kev the Professional Super Dome Twitter Model GT100. So, basic specs is 100 watts power handling. Siyempre, impedance ay laging standard 8 ohms. Sensitivity is 98 dB at frequency response ay 2 kHz to 20 kHz. So, ang ibig sabihin ay minimal ratio ay 2 kHz ang kaya niyang bitawang boses hanggang sa mataas na 20 kHz. Okay, so that's the basic specs ng GT100. Kung mapansin nyo, no? Itong GT100 and then yung partner ito na mid-range, ano ba yun? GT, nakalimutan ko yung model. Ang baba ng prices niya sa market, pero quality, performance-wise, eh talaga namang sulit. So, kaya nga ginagawa natin itong mga discussions at mga build na ganito in which meron tayong budget meal sound setup na ginagamit natin yung mga products nila. Mapapatunayan natin na yan. Ano yun? May nakakamatampit. Sa saktong budgetan o yung kaya nating i-gastusin para sa ating maliit na hobby, which is sound system, ay ma-achieve naman natin yung tunog ng mga mamahaling amplifiers at kung ano pa mang audio equipment setup. So, madaling sabi, napakaswerte no, natin ngayon. Unlike nung kabataan ko noon, yung targa lang na sa buper nung araw, 4-5 ang isa sa D12. Diyos mio, napakamahal. No, bago ka makabili nung Daiichi na Twitter, 600, 700. Amplifier noon, makakuha ka ng maganda. 6-5, 7,000. Yeah. O kaya napaka-benas po natin yan. Anyway, sa dami ng sinabi ko, ano mong gagawin natin sa video na to kundi mag-unbox lang ang GT100. Okay. So, open natin. Basta tandaan nyo mga bossing, no? Pagka kukuha kayo ng Kevlar, any Kevlar products, siguraduhin yung
Yan ay sa ating partner stores para tayo nakasigurado na legit at original ang inyong makukuha. Hindi kayo maniniwala, talaga may counterpart na niyan, yung mga peke. Ah, talaga naman. Tapos yung halos kunti-kunti lang yung diferensya ng pagkakaiba. Sa presyo, pero performance-wise, bakit ka pa lalaban na susugal doon sa konting price difference doon sa original na at may warranty pa, da? Pwede unboxing ulit tayo. Ang dami ko sinasabi. Okay, so pag na-receive nyo ang inyong GT100, open ang box. And then, meron kayong dalawang type rate ng box. At pag kinuha nyo ang inyong Twitter, so, ano kapasitor? Walang libre ng kapasitor. So, ito mismo yung actual unit na makikita nyo. Yan. Diba? So, may nababasa akong comments dyan sa Lazada na may nare-receive sila na may basag daw. Ganito, ganire, etc. Ano. Hindi natin maiiwasan yan, lalo't sa mga sa delivery, lalo't yung Lazada. Ano po, dahil ang delivery po nila ay bulk, in bulk. Hindi po ko ganang ginagawa ko na direkta sa store. Okay, so, upon opening your Kevlar GT100, ito ang inyong mismong unit. Ayan, yung build niya is very professional naman. So, very napaka bang for the buck doon sa kanyang presyo. Okay, so naglalaro ito sa between 265 to 285 sa iba't ibang stores. Sa Lazada or sa Raon. Okay? Siyempre sa Raon, minsan may makukuha ka mas mababa ron. Pero ang mangyayari dyan ay ang magiging consequences mo doon sa mas mababang presyo sa isang produkto ay yung warranty. Okay? Kasi meron tayong mga magic dyan. May mga magic ang mga empleyado dyan. Okay. So, upon receiving your item, ganito siya. Kita nyo yung build niya, no? Yung kanyang pagkakagawa. Yung plastic niya, hindi cheap. Okay? Makita nyo yung kanyang build. So, matibay. Tapos, Allen wrench yung tornilyo rin ito na naging bolt on nung mismong driver unit sa kanyang housing. And then pag sa likod naman niya, makikita niyo naman na dahil nga 100 watts, kita niyo ang magnet, no? Tsaka yung weight, yung timbang. So nandiyan pa rin yung kanyang brand logo. At sabi ko nga mapapansin niyo naman kung ano, kung counterfeit, fake or class A. Yan, i-review nyo lang yung inyong makukuhang unit. Napakadali ng physical review nito para malaman mo kung peke ang iyong nakuha. Okay, so sa timbang pa lang. At ayun na nga, marami naman na siguro kayong nakakita dyan na nag-post ng reviews nito. Kahit nga ganito, ito kaliit, ay pwede nyo natin ito nga. Hindi na matatawaran. No? Anyway, abangan nyo na lang yung ating gagawing project. Para dito, kasama noon, nung etneb, nadagdagan ko pa yun ng siguro isang driver unit pa. No? Basta ang gagawin natin dyan sa setup na ito ay pang high lang, high. Okay? Okay, mga bossing, ang ating item for this day is syempre from Maki Electronics Kevlar, Superdome Twitter GT100. Okay? Rated 100 watts, kitang-kita naman. Sa kanyang physical appearance, timbang, etc. No? At kung i-load nyo ito sa Kevlar GX5, be sure na siguro kung isi-series nyo kasi, di magto 200 watt siya plus your capacitor. Pwede na si GX5, then kasama naman dun sa mid-range, so matatagdagan ang wattage. So, kaya kailangan pa rin nating isalang-alang palagi yung wattage output power compatibility. Okay? Lalo't sa mga tweeters. Lalo't sa mga high na speakers. Ano po? Dahil makikita niyan, sunog tweeter, sunog ganito, sunog ganyan. So, ganun na po, mga bossing, ha? Lagi-lagi sinasabi, hindi maiwasan yan. Kung ako nga, yung kay R-Triton ko, so sobrang kasarapan ng sound trip nung nakaraan dun, sa old home base, yun. Siguro sunog to, tong isa. Yung sa kay R-Triton natin. Okay, so sige mga bossing, ano pang gagawin natin? E di, run and roll lang with
lang pong kabayo. Unroll, mga boss.